Now, attorney, kanina pa natin pinag-uusapan si Mark Magsayo. Pag-usapan naman natin itong si Rey Vargas kasi as if naman walang ginawang tama itong si Rey Vargas dito, no. Napakaganda, disiplinado other than that lapse na pinakita niya nung round 9. You know, I thought he fought the perfect fight. The perfect game plan, should I say, not the perfect fight because you know, he also got touched, but he did really well, no. Lumabas din yung sinasabi ko, attorney, di ba sabi ko, grabe to kung jumab, tatlo, apat ang bitaw. Yeah. Lumabas din yon. Of all the things that he's done, body punching, yung kanyang uppercut, actually yung uppercut, parang alam na alam ni Mark, eh, inaabangan niya, no? Mm. Mark Magsayo was laying traps all night for that uppercut and he got hit multiple times there. Yes. Other than the jabs, the body punching, and the good moment na rin and defense, what do you think sa mga ginawa niya ang most effective at pinaka nagpahirap kay Mark Magsayo? The jabs. Ang maganda dito kay Rey Vargas, those jabs not only caught Magsayo coming in, not only kept Magsayo at a distance, pero yung opensa ni Vargas, nag-flow lahat from the jabs. Kaya ang ganda eh. Nagiging hook sa bodega, nagiging jab, 2-3, short jabs, lahat nag-proceed eh. Doon nagsimula ang kanyang opensa, nagkaroon ng fluidity itong si Vargas through those jabs. At except for rounds 9 and 10, alam mo, very hesitant ka siyang bitawan yung uppercut eh, napansin natin eh. Dahil sabi nga natin, dito siya mayayari ni Mark Magsayo, pero nakita mo, in round number 9, nag-deviate siya. He got too daring, sinubukan niya yung uppercut, nahuli siya, bagsak, ano? So, I thought he fought a disciplined fight. But more so than the offense was the defense. Dahil sabi nga natin, maluwag ang depensa nitong si Vargas kung tutusin. But he made the necessary adjustments. Nabasa niya kasi yung template ng opensa ni Magsayo. He was able to read. Nakita niya, pasok, 1-2. Pasok, 1-2. That's it. Nakita niya. So, hindi masyado tough to figure out. Ano, he was rolling with the blow. Huli niya eh. Nahuhuli niya. Coming in, huli. Oh. So, he was able to frustrate Mark Magsayo except for rounds 9 and 10. He did a good job. Kumbaga, he did his homework. Yan ang sinasabi natin. So, we have to appreciate what he did. Itong si... Ano, in fact, tingin ko nga, dapat unanimous eh. It could have been close. But it could have been unanimous. Ano? It could have been a unanimous victory, in my opinion. Yeah. Pero sabi nga natin, well, the real fighter, the real winner emerged in this fight. So, no question naman. Even Mark Magsayo was admitting naman na this was his night and I'll just come back stronger. So, fair naman si Mark Magsayo in accepting defeat. Yeah, and that's what I like about Mark Magsayo. No? He took the loss like a man. He said he's going to go back and train and he's going to learn from this. No, that's a good sign. That's a good sign. No, instead of being bitter. Sabi mo, supposedly unanimous decision. I felt the same. I don't know about you, attorney, but I scored the fight 115-112 for Rey Vargas. Dahil sa knockdown, you know, supposedly 116-112. Dahil sa bumagsak siya nung round 9, naging 115-112. Pero yung round 9, attorney, I don't know about you. I thought Rey Vargas was winning that round 2 until he got careless. No? So it could have been, if he didn't get careless, it could have been 117-111. Easily 9 rounds to 3, no? But, you know, umpisa pa lang, nakikita ko dito kay Vargas, parang, okay, bumagsak na to eh. Okay, nakita mo, binanggit mo last time si Sylvester Lopez, di ba? Si Sylvester Lopez, inabot siya ng ano, swinging left hook. Di ba? Inabot siya at bumagsak. He didn't see the fight. Sobrang weird angle nun eh. No? Nakita mo, he didn't see the punch coming and he got caught. This time, he got careless as well. Do you think, in his head, somehow, some way, in-underestimate niya yung power ng Mark Magsayo and maybe he thought that, you know, after the first half of the fight, he just told himself na, wala to, kaya kong power nito. And then he got caught. Round 9, he went down. Susubukan niya pa nga i-dispute eh, di ba? Susubukan niya pa, dumidiscarte pa siya eh, as if na parang ano, pero nakita ng referee, magaling yung referee. And then, round 10, he got hurt. Do you think it was that case? So, sobrang
kumpiyansa na niya at that point and in-underestimate niya yung power ni Mark? Alam mo, ang tingin ni Vargas nung going into round number 9, ang tingin niya, kuha na niya ang numero ni Mark Magsayo. Ang tingin niya, akin na itong laban na to, at tingin niya ay pagod na si Mark Magsayo. So ang feeling ni Vargas, I can have it my way because he's already tired. He's already tired. Lobat na si Mark Magsayo. Kaya nga nag-gamble na siya. Bumira siya nung uppercut eh. O pwede na ulit ako na bumalik sa aking uppercut. Ano, doon siya nahuli. At doon sa pagkaalog na yon, eh buti nagising siya sapagkat in 11 and 12, bumalik ulit siya sa kanyang safety first approach. Bumoksing-boksing na ulit siya at sinabi niyang delikado pa pala talaga. Ano? So, yes, I thought he underestimated the power of Mark Magsayo. He thought I won the middle rounds. Pagod na si Mark Magsayo. So, the power may be dwindling. It may no longer be the same. Ano? So, yun ang nakala ni Rey Vargas until he got caught. And that really changed his perspective. Ano? Yun naman ang kaganda kay Magsayo. Sabi ko, exciting. You can never tell. One punch can make a difference kay Mark Magsayo. But you do not wait for that one big punch. You do not wait for that. You work for that. Wala tayong nakitang faint. Wala siyang nakitang faint. Kahit pinipectus man lang niya muna, para kunwari, i-anticipate ni Vargas yung mga feints niya. Yung pala, iba, isusuntok na. Wala eh. Walang mga disguises yung mga suntok ni Mark Magsayo. Para lang ma-cover niya, para ibang i-anticipate ni Vargas, hindi eh. Masyadong predictable eh. Kita eh. Kita. Pagpasok pa lang niya, kita mo na eh. Sa pagpasok pa lang niya, once he comes in, straight line, no head movement, he does not come in low, okay? So, huli siya. So, I thought na yun lang, he did underestimate the power of Mark Magsayo itong si Vargas. Akala niya, okay na eh. Akala niya, pagod na and ready for the kill. Sabi niya, eh, pwede na ito. Lutong-luto na to. Crispy na to. Ayun, muntik na siya mapaksiw nung kanan ni Mark Magsayo. Ano? Kaya nung attorney pa si Mo, again na mention naman natin kanina, pagbalik niya sa corner, parang nanggigil si Nacho. Anong ginagawa mo? What are you doing? Yeah, what are you doing? Yeah. Di ba parang isusugal mo pa ba to? Do you really want to go there? Di ba? Na parang you're waiting and you suddenly do these things na pwede kanyang mahuli. And, you know, again, I'd like to think yung round number 10, nagkamali na naman siya, di ba? Isa, Tony, yung habit niya talaga sa uppercut, hindi niya talaga mo let go eh. Alam mo, ang problema lang kasi dito kay Magsayo, kailangan din i-fine tune how he finishes an opponent. Kailangan, look at Manny Pacquiao, how he sets you up. Correct. You look back at the David Diaz fight, tingnan po ninyo kung paano sinet up ni Manny Pacquiao si David Diaz for the kill. You have to know how to pull the curtains down. Yun ang nawala kay Mark Magsayo. Ano? Yun ang kailangan, isa sa kailangan niyang pag-aralan. Paano mo tatapusin yung kalaban na alam mong medyo on spaghetti legs na? Ano? Alam mo ng spaghetti legs eh. You do not just throw the tomato. Alam mo spaghetti legs na. How do you finish? He was wild. He was very, very wild. Kaya nakakahawak pa eh itong si Vargas eh. You go back to the tapes of Manny Pacquiao. Perhaps he can learn from it. Ano? Yeah. See how you set up the opponent for the kill, sabi nga natin. And, you know, lagi nga natin sinasabi, attorney, no, sa mga gantong laban, especially po sa mga high-level fights, you do not wait for the opening. You create the opening. Kailangan niya eh. That's why sinasabi ni attorney Ed Tolentino, kailangan i-set up niya ang kanyang mga suntok because high level na to eh. Elite level na. Okay? The level of competition here is not the same as yung mga pinaglalabanan niya na sa mga Pinoy Pride. Iba na po to, Rey Vargas na yung kalaban mo eh. Diba? Yung huling kalaban mo, Gary Russell na. Those guys are not going to give you an opening. You have to create those openings. And in order to create those openings, you need to learn how to set up your punches, use your angles, and use lateral side-to-side movements, no? Which, if I may add, attorney, kanina parang pati yung mga lateral ni Mark, basang-basa na nung ano eh. Basa.
Basta-basta na Rey Vargas. Kapag kagagalaw pa lang siya sa side, nauuna na. I felt like Rey Vargas was, you know, one step ahead of Mark Magsayo throughout this fight. And unfortunately, other than, you know, the first two rounds and nung round nine, you know, pretty much I felt like Mark Magsayo was lost in that fight. And, you know, Rey Vargas is really knew what he had to do in there. Talagang alam niya lang kung ano ang mga kailangan niyang gawin at anong magiging effective against kay Mark Magsayo. Now,